Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. So, may bago na naman po tayong tatalakayin ngayon para po sa ating cybersecurity. Kung paano po natin ipifilter yung atin pong mga nasa social media, yun pong mga application na pumapasok sa ating social media, yun pong mga page commercial, yun pong mga scam commercial na pumapasok sa ating FB account, pati na po yung mga malicious link pwede nating i-filter using Facebook. Ito ay ngayon ko lang pong umaga nakita nung ako po ay nag-aayos po ng update sa ating social media dun sa mga hawak po nating page kung paano po nating isi-secure lahat po ng mga page na ito. So, ito po yung ating ibabahagi sa inyong lahat. So, simulan na po natin. So, ito po yung ating social media. Punta po tayo dun sa profile natin. Click po natin yung ating picture. Tapos, settings. Punta po tayo doon sa settings. Yan. Dito po natin makikita yung lahat ng bagong picture ni Facebook. Ano po? Kung idadark mode natin, kung i-check natin yung mga activity log, yan. Dito po natin makikita yung mga activity log. Ano po? Kung gusto po nating makita kung sino po yung mga nakikialam sa ating social media account. Pero bago po yan natin talakayin, susunod po natin tatalakayin yan pagka tapos natin ano po. So, dito po, kung mapapansin po natin, mayroon pong gumawa ng dummy account. Ano po? Ano po? Kung gusto po nating makita kung sino po. Ayan. Mayroon pong gumawa sa atin ng dummy account. Tapos ako po kasi kaya pa palit ng picture profile para makita ko po kung mayroon pong gumagawa ng dummy account sa akin para madali ko pong ma-destroy. So, ito po yung mga activity natin. Yan. Ito po yung pagpapalit-palit ko ng profile ko. And dito po natin makikita pati po yung pagpapalit-palit ko po ng cover. Yan. Lahat po ng activity natin makikita natin dito. Kung mayroon pong nakikialam ng ating social media account, makikita din po natin dito. Doon po yung papasok sa activity log. Yung lahat po ng activity natin makikita dito. History activity. Tatandaan po natin yung IP natin para kung sakali na mag iba po yung IP na pumapasok dito, malalaman natin kung mayroon pong nakikialam ng ating social media account kapag nakita po natin na iba yung IP. So, balik na po tayo. Hindi po yan yung wag po tayo mag-focus na masyado dyan. Kasi ang focus po natin kung paano po natin ipifilter yung mga hindi natin gustong lumabas sa ating wall. Yan. Click po natin tong blocking. Dito po, kung ayaw po nating lumabas yung mga page na yon sa ating wall, pwede po natin i-block siya dito. Ano po? Halimbawa, katulad po nito, open ko po siya. Maraming nag-o-offer na work from home daw, pero scam. So, lagay po natin dito.
So ayan, yan po yung mga nag-o-offer ng work from home. Ayaw natin siyang lumabas sa wall natin para wala nang mabiktima, so ibablock natin siya. At minsan dito po ay ito po yung nagbibiktima doon sa mga kabataan natin. Ano po? Pag nakita po ng mga kabataan, siyempre papasok, yun pala, scam. Yung iba, work from home daw, mag-a-apply si babae o si lalaki, yun pala ay gagamitin sila sa porn activity. Ano po, sa online. Yan. Pwede po nating i-limit yan. Tapos dito po, pasok po tayo dun sa list of blocking. Yan. Ayan na po yung mga nakablock na nag-o-offer ng work from home. Mga work from home scam. Then, sa mga application, ano-ano po yung mga application na ibablock natin. O, halimbawa, ayaw natin yung Timo. Kasi yung application na yan, na dating apps, ay minsan ay ginagamit po ng mga porn. Ano po, ginagamit po yan para mag-recruit ng mga kabataan. Sandali lang po, hanapin po natin yung app. Ano-ano po yung mga app na ibablock natin? Yan. Timo. Ah, na-block natin kaya hindi na siya lumalabas. Yan. Isa pa po yung Balilon. Ah, wala na po siya kasi naka-close na po siya sa app. So, check po natin dito. Ayan. Yan po yung mga application na kailangan po nating i-block para po hindi na makapambiktima. Okay, dito po ulit. Pasok po ulit tayo. Yan, yan po yung mga app na Timo, Balilon. Ilagay na lang po natin online loan. Chamit. Mga wala na sila. So, dito na po.
block user, iba block po naman nating user dito yung mga nag-o-offer naman po ng work from home. Yan. Dahil marami po sa mga nag-o-offer ng work from home na yan ay mga scam. Ano po? So, tanggalin po natin sila. Iba-blacklist na po natin yung lahat ng nag-o-offer ng work from home. Na pag nag-join ka naman, sabi po nila, kikita ka, wala kang puhunan. Pero pag pumasok ka sa kanilang bitag, wala silang puhunan pero ikaw mamuhunan. So ayan po. Ayan, para po ma-filter natin at minsan po yung mga yan po yung nagbibiktima ng mga kabataan. Work from home ang offer, pero work from home pala na iba ang binibinta. Then, ganyan po kung paano po natin silang tatanggalin sa mundo ng ating social media. Sa ating mundo. Then, kapag ka marami pong natuto nito, mawawala po yung pribileyo nila ng mga panloko. Yan. Matitigil po yung kanilang mga modus. Ganyan lang po yung gagawin po natin para mawala yung mga tao na gumagawa ng kalukuhan gamit ang social media. So ayan po, na-block na po natin sila. Punta po tayo dun sa list of blocking. Ayan. Yan, open po natin para hindi na po sila makakapag-post sa ating wall. Tapos dito po sa block message, kapag kayong mga malicious message po, yung yan, dito po pwede natin silang i-block dito. Yung mga messages nila, ano po? Kung mga malicious messages po yung binibigay nila. Hindi po naman, hindi sila block do sa friend list nyo, pero block, naka-block yung message nila, hindi sila makapag-message sa inyo. So, yan po yung isa sa mahalagang impormasyon para po yun pong mga malicious page, malicious app, malicious messages, malicious friend ay hindi makapaminsala sa inyong social media at hindi makagawa ng anumang kalukuhan sa ating social media. Bukod po sa security natin sa dito po sa ating social media account. Ayan. Para po secure tayo, punta po tayo dito sa password and security, tapos two-factor security. Pag nagawa po tayo dito ng security, kasama na din po yung ating Instagram. Okay po natin. So, kahit hindi po nakaset up yung inyong SMS security, basta ito lang pong ano, QR code security nyo yung nakasetup. Magda-download lang po kayo ng Google Authenticator para may setup nyo po yung inyong QR code. Tapos, code recovery. Yan. Pag na-setup nyo po yung code recovery, kahit i-hack po kayo ng hacker, ano po, kahit anong gawin po ng hacker, hindi po niya kayo mapapasok. Hindi po niya mapapalitan yung lahat ng information na kung anong mayroon kayo. Kung gusto niyo po, pwede niyo ring gamitin tong
USB security, kaya lang pag nawala yung USB security nyo, pag na virus, kaya dapat po pag ginamit nyo po yung USB security, huwag nyong gagamitin sa mga file, pagkuha ng file, kasi pag ginamit nyo ay hindi nyo na po mabubuksan yung inyong social media or Google account. So, yan po yung tatlong mahalagang security. Kung gusto nyo po, pwede nyo pa rin ilagay yung inyong SMS security. Yan, ako po, dalawa ang SMS security ko, kaya hindi po ako basta mapasok ng kung sino man. Pwede pa po ako magdagdag ng isa pa, kaya na lang masyado namang redundant. Pero kung ayaw nyo po ng QR code security, ang gawin nyo po, apat na number yung ilagay nyo dito. Sigurado, sasakit ang ulo ng hacker sa inyo. Apat, lima. Para hindi po siya basta mapasok. Sa email recovery, pwede pong maglagay tayo ng tatlong email para hindi po siya basta mapapasok. Yun po yung security kung ayaw nyo pong gamitin yung QR code. Ayan. Balik po tayo naman dun sa privacy and security. Punta po tayo dito sa ating profile. Yun pong ating settings. Tapos, privacy checkup. Yan, dito po sa privacy checkup, kung ayaw nyo pong kayo ay mapakialaman ng ibang tao, dapat po yung inyong email, naka-only nilang po yan, yung birthday nyo, yung location, kung saan kayo, yung trabaho nyo. Tapos dun po sa friend following, ilagay nyo lang po yung friend lang po. Tapos, yun pong the rest po ay ano lang siya. Yun po, pwede nating i-public. Yan. Ito po, pwede pong public po yan lahat. Next. Yan, okay. So, pagka ganun po, hindi po, bukod po sa secure po yung friend nyo sa ibang tao, secure din po yung inyong personal account. Dito po sa how people can find you. Ayan. Para hindi po kayo basta-basta mahanap ng ibang tao, ano po? Next. Dito po only me lang po yung phone number nyo and email. Yan. Dapat po ito naka-gray para hindi po kayo basta-basta masi-search. Kasi kung searchable kayo, yun po yung may possibility po na pwede kayong i-hack. Okay. Dito po sa ating security, yan. I-check po natin lagi kung siya po ay secured pa. Ano po? Dito po pwede nyo po siya i-manage. Pwede po nating i-manage yung security. Ayan, ito po yung pinakita ko sa inyo kanina. Yan, yung pag-secure po sa QR code at saka code recovery, yung mobile security at saka yung USB security, kaya lang po masyado mahigpit yan. For security lang po yun. Ano po? Yun po yung mga mahalagang security na dapat po ay alam natin. Kasi kung hindi po natin ito alam, pwede po tayong
mapaglaruan ng kung sino-sino. Next. Yan. Dapat po naka-open po yung notification sa ating Facebook at saka sa ating email para alam po natin kung mayroon pong ma-attack sa atin. Yan. Kailangan po ito nakakulay blue lahat. Pag nag-green po yan, nag-yellow, ibig sabihin may threats ano po pagka nag-green. Pagka yan po ay nag-yellow, ibig sabihin nakapasok na yung threats. Pag nag-green na po siya, ibig sabihin ano na, namomodify na yung inyong social media account. Yan. Kaya dapat po laging na-check natin to. Yan. So, dito po yung mga application. Dito po naman natin makikita kung yung mga application na kung may malicious siya, yung mga application na naka-hook sa ating social media. Kung mayroon pong malicious application, dito din po natin dapat i-remove. Ano po? Kasi minsan po sa ating social media pinapasok yung mga malicious application para ma-monitor po tayo. At dito rin po ginagamit, ano po? Dito din po nagagamit yung malicious camera para ma-manipulate yung ating mobile camera para po kayo ay mabusuhan. Kaya dapat pag lagi po tayong sensitive dito, lagi po natin siyang i-check para hindi po tayo mabusuhan at hindi mawala yung ating privacy. Next. Ayan, okay po. Ito po yun. Ano po? So, yan. Napakita na po natin yan. Dito po naman, kung ililimit po natin yung, ito po yung basic na paglilimit, ano po, ng mga pumapasok sa ating commercial. Kaya lang, basic lang naman po yan, hindi po natin masyadong kailangan. Ang pinaka-importante po yung ipinakita ko po sa inyo kanina. So, ito po yung mga bagong update po ng ating social media para po sa ating personal security at sa account security. So, next week po, didiscuss po naman natin yung security ng ating social, ng iba pang social media at mga email. Ano po? So, ayan nga po na discuss po natin sa inyo yung security ng ating social media at kung paano po natin ipifilter yung mga malicious application, mga malicious page, malicious messages. Yan. Sa pamamagitan po ng ating social media, mapipilter po natin yung mga malicious person na yon na pumapasok sa ating social media. So, muli po, maraming po salamat at edukasyon po ang susi sa tagumpay upang maabot ang ating pangarap. Maraming po salamat at magandang araw po.